So you ask yourself now, ano yung pwede kong gawin? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng Delivers natin. And sa first na po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat na magsumag magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or your own YouTube channel, or if you want to do business with me under Doc G Negosyo Express, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so Saturday, paluwas tayo, meron tayong sa Shangri-La EDSA. May dalawa tayong business coaching and may meeting. Okay, so, but before that, so this 2020, sa lahat ang magustong magnegosyo, pero walang idea. So, saan ba tayo kukuha ng idea? Right, so business, yan, business ideas. Yan, minsan ang, ano eh, ang hindi natin, hindi tayo makapag-business kasi wala tayong idea, di ba? Actually, marami naman na sa ating mga kababayan, gusto na talaga nilang magnegosyo. Ang problem, wala silang idea na anong gagawin nilang negosyo, paano, hindi pa actually yung paano, that's just a secondary, yung ano ang negosyo na gagawin nila. So yung idea, yun yung parang missing link, yung di alam, alright? So, this morning, meron akong tatlong source, three sources of business ideas para makapagsimula ka ng negosyo mo. Okay, so number one, the first source ng yung business idea is you need to focus on your yan, strength. That is your skill, talents. Yan. So, tingnan mo, try to see yung sarili mo muna. So, tingnan mo, ano yung pwede mong gawin? Ano yung kaya mong gawin? Doon ka mag-start ng yung business idea. Let me give you example. Meron kaming part-time instructors actually, mag-asawa sila. One is teaching math and the other one is teaching English. So dahil yun ang skill nila, yun yung kaya nilang gawin, expert in math, expert in English. So alam nyo ngayon, meron na silang tutorial center. Diba? It's a business. Business idea. Saan galing? Sa kanilang strength, sa kanilang skill, sa kanilang talents. Iba naman, meron silang they have the capacity to, you know, they can dance. So ngayon, meron silang studio or meron sila, they are now choreographer. So ano yung kaya mong gawin? Okay, yun dun ka mag-focus. Dun ka kumuha ng idea, paano ba ako magkakanegosyo sa skill ko na to? For example, I started being a speaker 3 years ago, more than 3 years ago. So, dati, speak lang sa, you know, maliliit na group of people. Dati, libre lang. Dati, bayad lang kay Doc G, buko, papaya. Totoo po yun, yung one of my first speaking engagement. Binayaran tayo ng buko, papaya, cemented. So, yun. So, nung nag-speak na tayo, nakita ko na, so, I have that skill. So, kaya ko naman, nadadala naman natin ng crowd. Then, nagkaroon na tayo ng mga clients like San Miguel Corporation, Olay University, and in other provinces, sa Region 3. So, nagtayo ako ngayon ng GDS Corporate Training. Okay? And now, yon, I registered it sa DTI, so, mga tayong business permit. And now, ongoing na siya, and it's expanding. So, nagkaroon pa tayo ng other speakers under GDS Corporate Training. So, we have Ma'am Joyce, we have Sir Harold, and ngayon meron tayong isang iti-train. Ay, welcome sa'yo, madam. Then meron pa tayong isa na kausap under GDS Corporate Training. So siguro hanggang sa makabuo tayo ng 10 speakers para sa ating GDS Corporate Training. So it's a business na nanggaling siya sa what I can do. Okay? So you ask yourself now, ano yung pwede kong gawin? Alright? Another example is being a business coach. So, kaya kong mag-coach, kaya kong I research about business. I launched my own business. So, yun, nakapag-coach tayo, like mamaya, business coaching. Alright? So, it's a business idea. So, ang question ko sa'yo ngayon ay, ano yung kaya mong gawin? Okay? Try to sit down, have your coffee, go somewhere, kung ayaw mo sa bahay mo, magsulat ka ng mga skills mo na kaya mong gawin. Diba? Like kahapon, may nakita ako na, you know, sa isang sa newsfeed ko lang na ngayon meron na siyang isang
ano tawag, studio si photographer. So ngayon, okay na, may business na siya. So, nag-start lang sa kaya niya mag-take ng photos na magagandang angulo. Diba? So, something like that, okay? So, yun yung kaya mong gawin. Ano yung skill mo? Then, from there, just have a business idea. I-launch mo lang siya. Ano yung kaya mong, you know, kaya mong gawin? Can you write? So, okay? Yun na, kaya mong ba mag-picture or anything, any skill na kaya mong gawin, okay? So, that's the first, focus on your strength, alright? Next, business idea. So, saan tayo kukuha ng business idea? So, kanina, nag-focus tayo sa sarili natin. Ngayon naman, try to focus on others' skills. Ito yung, when I say others, ito yung mga immediate na nasa paligid mo. Like, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, nandyan lang naman, willing also to do business with you. So, kausapin mo lang, okay? So, like, I know someone na ngayon, millionaire na, multi-millionaire. Meron na siyang ongoing company na napakatagumpay at napakayaman niya ngayon, di ba? Hindi siya nag-focus sa kaya niyang gawin eh. Nag-focus siya dun sa kaibigan niyang kaya niyang gawin yon. Okay? So, meron siyang friend na IT expert. So, yon, nag-partner sila. So, now they are providing IT solution sa mga different company software, they're providing software. So, something like that. Okay? So, you focus on others' skills. So, kung meron ka naman, kamag-anak kayo, kaibigan, ano ba yung kaya gawin nito? Sige, bigyan kita ng idea. Like, in my case, one of my businesses is yung Ecom Express. So, Ecom Express, so, we're doing website, YouTube channel, another social media platform. That things that I can't do, pero meron akong nakita na tao na kaya niyang gawin. So, I just made the idea. So, sabi ko, sige, mag-promote tayo. Then, may mga companies naman na kailangan ng website, na kailangan ng FB page nila. So, hindi nila kaya gawin. So, let's provide that, tayong gumawa. So, I'm not doing it because I'm not a technical person. Siya'y gumagawa. So, it's a business idea. Okay? So, ano yung kayang gawin ng kapatid mo? Anong kayang gawin ng best friend mo? Anong kayang gawin niyang kaibigan mo na lagi mong kasama? Why don't you sit down then i-convert nyo siya sa isang business idea? Diba? May business na. Okay? Alright? Third business idea na pwede mong pagkuhanan is focus on the needs. Basa nyo po. Needs of community. Okay, so, sabihin natin para... So, tingnan nyo, ano yung needs ng community? Ano yung needs ng nasa paligid natin? Diba? Ano yung problema? So, dun ka magkakaroon ng business idea. Diba, ulitin ko, lagi sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jack Ma, for every problem is an opportunity to earn money. For every problem na nandyan sa paligid is an opportunity to launch your business. So, ano yung needs ng iyong community? I remember Arts in Motion Studio. Na-vlog natin siya sa lahat ng gusto mag-enroll pala. Ballet dancing, playing different instruments. So, yan. May kapartner natin si Ma'am Michelle, I think. Nagkaroon siya ng ganung business kasi nakita niya maraming may talent sa bataan pero walang ganung studio to cater that. So, may problem. May talents pero walang pupuntahan yung mga estudyante, yung mga kids. So, ginawa niya, nagkaroon siya ng studio. So, it's a business. Business idea. Ano yung nakita niya yung needs ng community? Diba? So, try to sit down right now. Ano yung tingin ka sa paligid? Ano meron? Ano yung kulang sa community nyo? Ano yung hindi na po provide? Water ba? Remittance center ba? Ano yung dinadayo pa ng mga tao dyan sa barangay nyo? Doon pa sila nagpupunta just to buy that? Doon pa sila nagpupunta para lang mag-cater, or to get that services or product? So, yun yung pagtuunan mo ng pansin. Paano siya magiging business? Right? So, let's go back to yung GDS Corporate Training, sabi ko kanina. Dito kasi sa Bataan, isa lang nakikita kong speaker. So, pero may budget ang Bataan, may budget ang mga public schools, private schools, in terms of trainings of their people.
like yung God, gender and development. So, what I did, nakita ko, may need, di ba? Kailangan ko ng speaker. So, kukuha pa sila from Pampanga, from other provinces, from Manila. So, sabi ko, baka pwede naman ako mag-provide. So, that's why I strengthened, I intensified the marketing of GDS corporate training then. Yung first few, 6 months ko siguro todo market tayo doon. Kasi nakita ko may needs, may budget, pero walang provider. So, I provided the trainings, most of the public school dito sa Bataan, napuntaan na natin, sa Pampanga, napuntaan na natin, mga 2-3 times. So, ngayon, hindi na nila ako pinupinokon. Siguro sa nila, babalini nila ako pinukod. Siguro na mamahala na sila. And then, sabi nung isa, Dok, kasi parang iba na kasi level mo. Nag-message actually sa principal. Dok, kaya mo pa ba? Okay pa ba kami sa'yo? Okay pa po kayo sa akin? Pag naman nagpa-schedule kayo sa akin, gagawa natin ng paraan. Meron lang ako hindi natanggap, like December 12. Meron kaming event talaga sa school. So, meron naman akong speakers. So, magpapadala tayo ng isang naging speaker. Okay? So, yun yung DDS corporate training. Okay? May needs. So, ito, i-provide natin ang needs ng ating community. Okay? So, another business idea na pwede natin gawin. Alright? So, sa lahat ng deliveries natin, o kung first time mo ako mapanood, gusto mo magkaroon ng negosyo, you sit down, try to focus on your skills, focus on others' skills, and focus on the needs of your community. And this 2020, believe me, magkakaroon ka ng business. And if you want to, you know, dahil first time mo mag-business, I have my Doc G Negosyo Express that can help you to put up your marketing, to set up your vision, mission, to train your people, to brand your company. So, that's Negosyo Express of Doc G. Okay? Like this, January 18 and 19, nasa Palawan tayo. Para tulungan natin yung isa natin deliver sa kanyang negosyo, right? So, sa lahat ng mga taga-Palawan, I think, at saan ba kami sa banda sa Palawan, sa mga gusto magpa-coach, pwede ako sa gabi, mga 7-6 p.m. siguro, dinner time, message lang kayo para limited lang talaga ang pwede natin tanggapin dyan sa Palawan kasi meron talaga tayong business agenda dyan. So, ano lang, yun lang 6 to 8 ang pwede natin ipamigay. 6 to 8 in the tawag to, gabi. Kasi yung 2 days na yon talagang doon lang ako sa exclusive doon sa business na nag-invite sa atin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at tumula nating buhay. Alright, so thank you very much, Geneverse. Enjoy the rest of the day and let's go! Let's go!